Okay guys, so ito yung dalawang item na gusto ko laging dala-dala sa sasakyan ko. Yun. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung dalawang item na gusto kong dalhin lagi sa sasakyan. Yung dalawang item pala na ipapakita ko sa inyo or yung gusto ko laging dala sa sasakyan namin is magagamit lagi pag emergency. Yung isa naman, pwede mo siyang gamitin anytime. So ito, ipapakita ko sa inyo. Okay guys, so ito yung dalawang item na gusto ko laging dala-dala sa sasakyan ko. So for emergency purposes, ito, extendable wrench. So ito na lilitan to or nahahabaan. Then ito, tire inflator. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Ito, ito rin, papakita ko kung ano yung advantage nitong retractable na to or yung na-extend wrench na to. Una ko palang papakita sa inyo to, ito yung extendable wrench na binili ko sa Lazada. So meron pala siyang dalawang kasamang socket. So yung isa, meron siyang 21, 23. Tapos yung isa nakakabit 17, 19. So dito sa aking rims, hindi na pala stock to, aftermarket na to. Ang lag na teto is 17. So yan, nakasaksak na yung 17 yan. So papakita ko sa inyo. Karaniwan ang kasama ng stock na sasakyan na wrench is maliit lang or ganito yung kalaki. Sa Toyota, alam ko ganito lang kalaki. Sa Honda, nakalimutan ko na kung ano yung tsura kasi hindi ko pa siya ulit nakikita ngayon. At dahil nga bumili ako nito, ito na yung ginagamit ko. So dito, papakita ko, makikita nyo. Yan, nahihirapan ako tanggalin. So ito, pag in-extend nyo ngayon. Yan. So ngayon, papakita ko sa inyo, madadalian na ako ngayon. Yun. O, di ba? Ayos. At kaliwa pa tong gamit ko. Right-handed pala ako, o mas dominant yung kanan ko. So, isang kamailan natanggal ko na siya dahil may leverage akong malaki dito dahil sa extendable wrench. So, ito, malaking tulong to. Lalo na pag na-flatan ka, hindi ka mahihirapan ng tanggalin. Papakita ko paano gamitin tong tire inflator. Yan. So, maganda pala tong tire inflator kasi unang-una, ginagamit ko to every month. So, 1 month, chinecheck ko yung tire pressure ng aking sasakyan. Tapos, kulang na yung hangin, gagamitin ko to. Tapos, maganda pa dahil portable. Tapos, nakikita nyo, yan, puro ako tapos. Yan, nakikita nyo, sealed yung or nakatago ng maigi yung kanyang hose, saka yung mismong cord papuntang accessory ng sasakyan. Bagong bago pa. Ito pala sa totoo lang guys, hindi ko pa ito nagagamit. Meron kasi akong isa pang tire inflator. Ito binili ko lang. Saksak ko lang itong ating AC. Sa outlet. Ang sasakyan. Yan. Okay. Ayan. Guys, yung tire inflator pala, meron pala siyang kasamang extra na accessory. Ngayon, check muna natin yung tire pressure ng ating gulong para meron tayong pagbabasihan. So ito, meron akong tire checker na sa 33 siya ngayon. So tama lang yung tire pressure. Titingnan natin yung tire pressure dun sa unahan. Ayoko na itong dagdagan kasi tama na yung tire pressure niya. 33 pala yung ginagamit ko all throughout ng tire. So ito, nakaon na to, hindi pala siya PSI. Kilograms ba yun? Para ma-change yun, sa familiar kayo, pindutin nyo lang tong letter R. So dito tayo sa PSI. 40, hindi siya 40, wag 30, okay. So nakaset na yan, check muna natin yung tire pressure natin dito sa unahan. Ayan, saksak. Okay. Ayan, oh, nabasa niya na kagad kung ilan yung PSI. Sumingaw kasi nung nilalagay ko. Okay guys, di ko lang alam kung naririnig niyo ako. Pero yan, umaangat na yung tire pressure nitong sasakyan. Ayan. So, kusa siyang titigil. So, may 33.5 siya. Okay lang yan. Check natin ngayon kung ano yung tire pressure natin. Ito guys. So, tingnan natin kung naging 33 nga sa ating analog. Sobra. Bakit 34 to? Plus minus. Ha, pwede na. Pwede naman natin bawasan sa ating manual gauge is 34. Okay guys, I think that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo siya. And if you do, give it a thumbs up. Huwag nyo kalimutan, panoorin pa yung iba pa namin mga videos. Punta lang kayo sa channel namin.
may ginawa pala kaming mga playlist doon para sa inyo. So see you in the next one. Bye-bye!